Naranasan na po ba ninyong maligaw? Ano po ang una nating ginagawa pag tayo naligaw? Well, sabihin ninyo, maghahanap ng mapapagtanungan. Papaano kung walang kang makitang tao sapagkat liblib na lugar? Ano ang gagawin mo? Sabi ba sa Batangas, ikaw bagay maglulupagin na laang at ikaw ay iiyak na lamang? Hindi po ba ang natural nating gagawin ay titigil muna? Stop, look, and listen, and study where you are, kung saan ka naroroon. Ito po ang diwa ng ating banal na ebanghelyo ngayon, na ipinresenta ang Panginoong Diyos bilang isang pastol na iiwan ng 99 upang hanapin ang isang naligaw. Sabagat higit na mahalaga yung mga naliligaw ng landas para mapabalik. Sabagat para sa Panginoon, importante ang bawat isa. It's not only the multitude, but everyone is special in the eyes of the Lord. Kaya kapag merong isang nawala, babalikan niya at hahanapin. Pero mga kapatid, sabihin niyo parang impractical. Bakit niya iiwan yung paano kung mawala rin yung 99? Ito lang po ay pagpapakita ng kahalagahan ng bawat isa. Pero sa Israel po kasi, kapag meron po silang sheepfold, ay meron po silang secondary shepherd. Kaya maaaring merong pangalawang pastol na wala na yung main na pastol, pero meron pang pangalawang pastol na mangangalaga. Kaya naman ito po ay isang paalaala po sa atin na ganyan po tayo kahalaga sa Panginoon. Maaring tayo'y mga tupa. Ilan sa atin po ay nakaranas ng maligaw. Pero ang magandang balita, kapag tayo ay naligaw, patuloy tayong hahanapin ng Diyos. He is a shepherd who will always look for us, especially when we are lost. Lost emotionally, lost spiritually, lost physically, lost mentally, lost politically. Anumang uri ng pagkawala ang magandang balita, hinahanap ka ng Panginoong Diyos. At pagkatapos kanyang matagpuan, ay masaya niyang ibabalita, ang aking tupang nawawala ay natagpuan. Siya ay namatay at muling nabuhay. Tuwang-tuwa ang Diyos sa pagbabalik loob ng isang tupang naligaw. At sana ngayon pong panahon ng Adbiyento, sama-sama po tayong magbalik loob sa Diyos. Sama-sama po tayong bumalik sa Kanya. Sabagat ito pong panahon ng Disyembre ay panahon ng pagdadatingan ng mga balikbayan. Kaya naman excited tayo. O kaya naman panahon na yung mga magulang hindi makauwi ang mga anak. Katulad nila Tito June at Ate Darlene, pupuntahan yung kanilang anak sa France sabagat gusto nilang makasama. But actually, December is a season of homecoming. And I believe Advent season is also a homecoming to the Father. Na tayo pong lahat ay inanayahan ding magbalik bayan, magbalik loob, at magbalik sa Panginoong Diyos. At patuloy niya tayong hinahanap. At kapag tayo'y kanyang natagpuan, ay masayang katulad ng tupa. Ilalagay kanya sa balikat at sasabihin, ang tupa kong nawawala ay natagpuan. Siya'y namatay at muling nabuhay. Amen.